Welcome to Business Cafe Express! Magandang-magandang Saturday morning dito sa Manila sa inyong lahat. At sa good evening naman sa iba't ibang panig ng daigdig. At syempre maayong hapon kaninyong tanando naman sa mga hapon na ngayon sa kanila. Pero natutuwa tayo ngayon, Prof. L, kasi napaka-exciting na ating mga guest. At the same time, ay syempre celebration ng aking ating anniversary. This is our part 2 of our month-long celebration of our anniversary ng Business Cafe. With hashtag birthday ko. Ganyan. Birthday ko po on December 12. Hindi ako na-inform. Kaya thank you so much sa mga nakaalala na. This is also the pre-celebration of Miss Ava's birthday. Ayan. Kasi may post pa. sa next week, hindi niya na birthday. Correct. At dahil dyan, syempre napakalakas ng volume ng iyong cellphone. Natalis at matiin ang ating mga sponsors. Maraming salamat po sa Sign Ray, si Rupert Lavega, na ever talagang super duper ang support sa IGAB News Broadcasting. Of course, sa Business Cafe especially, no? And also, we would like to thank AIM Global, sina Francis Miguel, si James Aspirin, John Aspirin, at Doc Ed, na kinokongratulate namin dahil siya ay nanalo the Best Entrepreneur of the Year. Yes, awarded. Awarded, ayan. And also, we'd like to thank Doc Sam of Chick International, na binabati natin si Doc Sam na nasa Davao. At lahat ng mga Chickers. Yes. And I would like to thank yung mga taga Davao na Amers. Maraming salamat sa inyong warm welcome. Okay. Miss Joy Santa Teresa is watching. Hello. Thank you for watching. Oo, ang kanyang ate na tinatawag niyang Ditche, si Ate Ami. Ate Ami. Hello. Thank kasi you, lagi you. Siya talaga nanonood sa atin. Thank you for watching. Okay. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Further, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Ayun, mabuti na yung malinaw. Yes. Okay, maraming punong-puno po ang ating episode ngayon, lalo na yung ating first guest today ay tungkol sa isang gadget na magagamit natin for advertising. Yes. At sa marami pang bagay. Kaya tutok lang kayo dito sa Business Cafe Express! So we promise, Miss Ava, we have a very exciting guest for this afternoon because this being used in advertising. Right. First time, Miss Ava, uh-oh, that these drones are being used in advertising. Not too much of further ado, we would like to introduce to you our guest for this morning, Mr. Clifford Co., the partner of Drones PH and product management of Signersign. Yan. Magandang umaga. Yeah, morning. Good morning, sir. Morning, Abby. Ayan. So, okay. Ito yun sa mga nakakatuwa nating mga mga, kasi lagi nating nakikita mga ganitong klaseng drone po. Pero kung nakikita mo dito sa kabila, ay kakaiba na ang forma. Oh, this is the typical drone, di ba, Miss, yes. Sir Clifford? This is a typical DJI model. So, I know a lot of people are familiar with it because they've been flying it, they've been taking selfies, aerial videos with it. Videos, pictures. This is actually the first generation DJI model. So it comes with a separate camera which you still have to install yourself. When we get to assemble this kind of drone, so how much can we have to budget for it? For DJI models, you get them ready to fly out of the box. Okay. Now, of course, the brand new ones can cost several thousands. Mm-hmm. They're pretty expensive, but you get everything out of the box package, ready to fly, just charge up the battery and go. That's right. The package, you have to assemble it? No, it's already ready. You just install the propellers and they already have available. Mm-hmm.
This is the most really popularly known and being used now. Yes. For photography and video. Yeah, but Clifford had developed some of the good ideas na can be used. Okay, so one of it is this one. It's a shape of a dragon. Yes. And it has a name. What's the name of this dragon? I call her Binley. Binley. Yeah. Because it's the second dragon multi-rotor class of the in the fleet. And it's one of the unique scents is I actually introduced the leather style design on the aircraft. Mm-hmm. And lately this year, we've been actually doing it for expos and convention. Yes. We've been flying them. As unlike other drones, people just use it to take photos. This one actually grabs the attention of the crowd. Yeah. And basically, it's treated like a character or a mascot of a company. Yes. Just like if ever Eagle Broadcasting Corporation has an eagle, no? Could also have a drone flying eagle. Okay. Yeah. So, let me hook it up. Yan. It's moving. It's parang meron din siyang konting robotics, Miss Ava. Yes. Because by the way, the company that our guest si Clifford is with, they also actually train fly these things, you know. So basically, so cool. It's part robotics and mm-hmm. actually we did the robotics last year when uh-huh. we first introduced it. Can I hold it this way? And move some movements. The first time we did it was in the Hot Air Balloon Fest. That's and right. It was a crowd pleaser. Basically, it grabs people's attention. Then right. I decided to have a second one because we actually need a tandem flying. So literally, we did the dragon dance purposely. Yeah. Of two dragons flying. Right. Oh, can you bring in the other the, one? The round one. The yeah. round. Yeah. This time naman, yung comes with the camera, so you can actually see. Right. So there you go. Yeah. Where's the camera? Right under. Right under. Oh, okay. This time, yan. Okay. This type of here. Okay. This kind of it okay. also flies. Okay. So basically, we call this thing the flying can or the drum, as what people were suggesting. This thing actually also flies. And the concept of this one is basically a beverage. Okay, yeah, or beverage, or you could put your logo yes. around of and this. And then just fly it. And then just fly it. Yeah. No. Okay, really a balloon, like you know the flying ball balloon. You can actually create. On our Facebook account, Business Cafe, you're gonna see our logos, Business Cafe fly kanina sa labas ng Eagle Broadcasting Corporation. That's why this drone now can be used. For us, your marketing collateral. Yes, basically, we can introduce them in various, events as depending on what the client wants as either a character or a object mm-hmm. of interest. We basically draw out the plans and then design our aircrafts around it. Ikaw mismo ang gagawa. Yes, we also have a team of pilots from our flight school. Oh, that's right. Some of the technicalities should be. Yeah. I have a question. Okay. Pag drone ba, the control is one unit one? Technically, yes. But there are instances like this dragon where I have to fly two at the same time. Yeah, so they right. will have to be yeah. semi-autonomous. Mm. So this works well when it's outdoor because yeah. I was relying on GPS. Yes, I have done actually two autonomous flights with these things now. And it's been proven reliable so far. Yeah, this is very exciting. You know, kung meron tayong mga events in the future, you can actually make use of it to attract people's yes, attention. Yes, and the advantage of it, you are those of the few companies they're gonna use drones for their ads of their product or services. Right. Diba? Yeah. So unique. But that's not the only thing that Clifford do. He also do some trainings. Yes. Yeah? Basically, I'm also part with the Drones PH Flight School. What do you do there in Drones PH? And we actually teach people how to fly. And eventually, we're also including the build series like this. We'll teach people how to basically assemble one of these things, solder the components. Okay. And this racing with camera drone, this thing comes with a camera. Okay.
So can a 9-year-old can a 9-year-old kid or 10-year-old kid can assemble this? This one's actually aiming for like a more advanced like high school. High school. Ah, okay. Because some soldering are required to actually. Ah, right. You have to iron it, soldering iron. Ayong, hindi na makaya. Okay. My cell phone. Let's see if it's loading. It's loading. So it can also actually, this one can also control that. Bagay siya sa mga ano, Miss Ava, sa mga nasa K-11, uh-oh, mga K-12, na they can use this and assemble it and then have yes, having it as a project in their school, no? Yeah. What schools have you been with? So far, we have been with Piatti University, where I actually assist them in designing and building an airplane. What? It's a high school? It's a university, Piatti University. College students? Yes, we're also introducing it in La Salle, St. Benoit, more likely. And then we also, I also work with other aviation schools because I'm also a provider of materials for their airplane projects. And one of the sample airplanes, can you please hand it over, the white one. And the small one, yan. We actually get them to build airplanes like this, scratch built. This is made of EPP foam. EPP foam. Nearly indestructible. So you can actually experiment with the design without worrying too much about destroying it. So you can always try and try again until you get a design to fly. So this sample project. This is sample design. Already flown? Not yet. This thing already has flown. Okay. It has flown several times and we use this as a test bed for our kits. Mm-hmm. Yeah. But we have to also inform some of those people who wants to fly this. There's a licensing or a permit doing it? Now, normally we have what they call RC club where we actually fly them. Now, there's no problem because they have a particular venue where we operate. That's you just have to contact the local aeromodeling club. Like if, for example, if it's not too high, so do you still have to do that to ask permission for it? Normally, we only advise people to fly in what they call radio control parks, basically RC clubs. How many kilometers? We have one in UP area, Diliman. We just recently built a runway for the purpose of testing our drones. Wow, okay. And there is also another one farther in Cavite. So why is it within near airports you're not allowed? Okay, basically what they call a no-fly zone. Zone, even this small thing. Everyone who owns a DJI or at least Arduino with the APM unit will actually see that it's that red circle around the map that indicates the area you should not be flying in. No-fly zone. Like what the DJI drones does is it doesn't even turn on if you like. You turn it on, but it doesn't want to arm. It doesn't want to fly because it knows it's in a no-fly zone. So if it's a no-fly zone, you can't control it, and you lose control. I mean, it doesn't want to arm because it knows it's in a no-fly zone. And being a no-fly zone, you don't want to get in the way of other aircrafts, basically. You don't want to hit other aircrafts coming in. Right. Actually, civil aviation is pretty strong with this regulation. Of course. That's right. It's actually for everyone. So for everyone. It's just for safety. Because if you get to actually... Public parks are also no-fly zone unless there is a special permit you have to acquire to actually do that. If you're event in your that backyard, pwede? You can fly it in your backyard, just very low. But some people's backyards are also located in a no-fly zone because... Especially those living near the airport. Like in Boracay, paano? Basta near the airport, yun ang medyo okay, that is no-fly sensitive. So, kasi pag kayo safety tinong ano. Exciting ito. Okay, before we continue, no, we would like to batiin lang natin yung mga nanonood sa atin. Si Rufino Rigor, happy viewing po. Si Doc DJ Gabriel, Doc DJ, thank you for watching. It's my doctor. Alam mo na yung Miss Ava. Yes, maraming salamat. Si Eva Ayman Felipe, si Cover Mangilit, we're watching from Ilugin, Pasig City. And siyempre, si Ronald Kabakgang is also watching. RC, hello, si see you on Wednesday. Ayun, alam mo, I also, na-amaze din ako na tinatawag din palang pilot. Yes. The one who controlled this. Why is it that way?
ever since they put a regulation already on those things, they require drone pilots actually have their license. To actually... And sino nag-i-issue niyan? Civil aviation. Civil aviation talaga? Yes. Basically, we're acting as a flight school. And how people can acquire that license? Okay. First, basically, they have to go to the flight school. Basically, they have to sign up for the lesson. Basically, because it's a light school, it's like driving a car. You have a license. Mm-mm. You have to start with a driving school, right? Yes. To a student driver's license. Yes, right. So basically like that. Okay. For those who already have a little bit of experience, the flight school does is what they call the flight check to see if you know the basics of flying Before they get able to give your license or your permit. There is actually an exam you have to take, both in the flight school. Both practical and written. Written is basically revolving around the regulation laws. But that is for you to really be a pilot. In an aircraft. But this one, you don't have to have regulations for it? The regulations are pretty basic. What I know of is basically first thing you have to understand the regulations because that's part of the exam on the drone flying. And then second, we also have the practical because they will have you like a driving school. They also have a practical test of driving a car around a traffic condition like that. So they will have to let you fly one of this in their examination. Correct. So you should really try to study. Hindi pala, no? Hindi lang siya ganun kasimple. Although yes. It's it looks fun and games. Yeah, parang hobby lang siya pero seryoso rin pala siya. Yes. And one good thing about it nga, it can be used for the advertising of your products and services, diba, Ms. Aba? For those who are interested to avail your services, your products, how can they reach you? You can reach using the Drones PH website. Drones.ph? DronesPH.com. Ah, DronesPH.com. Okay, yes. And? And there's also a Facebook page, Drones PH Academy. Mm-hmm. Academy. You can actually drop right? Do those who are interested to be a pilot of this drones? And for materials and other information, we have SignerFlight.com. Okay, doon sa mga hindi nakuha, just visit our Business Cafe page and we'll post all the websites in the FB of Sir Clifford Po. Okay. Thank you so much. You really have a very exciting life with your drones and your, what's the name of this dragon? Bimbi. Bimbi? Why Bimbi? We just rush a name just before the air show because people are asking. For the name. Yeah, that's right. Okay, we're giving away you our God's Message magazine. I hope you time to read it. Okay. Ayan. And our next guest ay isa namang nasa advertising world din. So walang aalis, tutok lang dito sa Business Cafe Express. This time, mga kasama pa rin natin, meron pa rin kinalaman sa marketing. Yes, sir. At lagi natin siyang kasama, lagi hindi man siya nakikita, pero ang kanyang mga ginagawa ay nakikita nyo dito sa aming show. Ayan. Ang CEO ng SignRaise Advertising Incorporated, walang iba kundi si Sir Rupert LaVega Jr. Magandang umaga, Sir Rupert. Magandang umaga, El and Ava. Yes. Excited kami kasi tuwing magiging guest ka namin, Sir Rupert, parang laging bitin dahil sa andami talaga nating napag-uusapan at maraming natututunan ng ating mga tagapanood. Tama. Pero this time, mag-focus tayo doon sa guerrilla marketing. Okay. Ayan. Paano ba? Pag sinabi ba natin guerrilla marketing, paano ba natin siya mapapaliwanag sa ating mga tagapanood?
Actually, basic lang siya at the same time. Isa yan sa strategy ng marketing. No, it's a kind of marketing strategy. Authored by Mr. Lao Chu, no? Mm-hmm. And ito ay natawag natin the art Lao Chu. Taga Chinatown. Kapit-bahay lang sa Rupert dyan sa ano. Pero yan yung mga nag-ano talaga, nag-develop nung The Art of War. Yes, may libro tayong The Art of War. Basahin nyo, maganda. Kasi galing yan sa war, no? Paano mga principle ng war. Kasi tinuturing din natin kasi, Miss Ava, di ba, Sir Rupert, na ang pag-penetrate sa market ay parang gera. Yes. So, hindi ganun kadali. May tactics, may tactics, plan. May strategy. Yeah. May strategy. So, paano ba yung mga basic strategies natin to attack our customers or clients? Actually, unang-una, kinakailangan, alamin mo muna yung product mo. So, basic talaga yun. Basic yan, product mo. So, you have to define your product kung ano ba maging customer nito. Mm-hmm. Paano ba makakatulong to sa need ng tao. So, once na need ito ng tao, syempre, hindi mo wala to sa market. Correct. Okay. At saka dapat, kung need siya, dapat applicable siya dun sa lugar. Yes. Baka mami ang binebenta mo, napakamamahaling pabango pero nasaado ka naman. Oh, sa area na hindi kayang bilhin yung mga expensive perfumes na yan. Yes, diba, Rupert? So unang-una, you have to define your product first. At pangalawa, kailangan alamin natin kung sinong customer ng produkto mo. Yun nga, para nauna ako, sir. So, Rupert, sorry. Yes, okay. So, paano natin kikilalanin yung ating customers? Yes, ang customer natin yung nagalama, segmentation natin. Class A ba siya? Class B, Class C, Class D, Class E. Yan. Mm-hmm. So, usually pag food, kahit sino pwede. Yes. Pero kahit food nga, di ba? Kailangan makikita natin kung sino ikinikater mo yes. sa food na yan. At saka minsan kasi pag ikaw na may nasa paligid naman ng crowd ABC, yes, siyempre dapat medyo makita, dapat talaga makita nilang medyo maayos-ayos yung presentation mo. Yes, oo. Gaya sa pagkain, ginagalang makikita yung kitchen mo kung malinis ba. Tama. So, gagamit ka ng 5S. Sabagay, ang kalinisan naman, well, regardless kung A, B, C, D, E, yes, kailangan naman talaga. Maintain talaga. Yes, maintain siya. So, kailangan meron kang value proposition. Value proposition. Yes, ano bang niche ng yung product niche. Business? Ano? Ibig sabihin, product ano bang niche. kakaiba business bakit mo ikaw kumpara ang bibilhin, sa iba? Yes, oo. So, kailangan i-form mo yung strategy na yan. Yes. Bago ka magkaroon ng business, o kung nasa business ka, aralin mo from time to time kung anong kaibahan mo kumpara doon sa kasama mo. Mm-hmm. At kailangan mag-geographical mapping ka. Sino ba mga kalaban mo sa area na yan? O yan sino mga kasama mo? Yan na yung guerrilla marketing. Yes, oo. Geographic. Kailangan kung gera nga naman daw siya, dapat kilala mo yung kalaban mo. Oo. Yes. At saka saan sila nakaposte? Correct. Yes, paano natin kikilalanin, Sir Rupert, yung ating mga competitors o yung kalaban natin? Kailangan mag-survey ka sa area. Okay. First 1 kilometer, paikot, perimeter. Right. 1 kilometer radius. Yes. Oo. Kailangan kalalanin mo mga kasama mo roon. Ano ba mayroon sila at ano nakakaiba sa'yo? Tama. Sino ba mga tao roon sa loob ng area na yan na maging customer mo? Potential. Potential, oo. Sunod, kailangan may data ka kung gaano kabilis ang transaction doon sa kanila at sa'yo naman, gaano naman kabilis ang transaction sa'yo. Sa kalaban, ano? Yes, so para at least ma-identify mo kung saan ka mag-improve sa customer service mo. May customer service delight ka ba? Gaano ba kahalaga sa Rupert na yung kinumit nating promise sa ating kliyente ay naibibigay natin? Baka kinakailangan, pag nag-commit ka sa client, kinakailangan ahead ang delivery mo or on time ang delivery. Yes. Kumbaga, kung nangako ka ng 2 days na dyan na yung produkto, yes, so, mabit mo yun bago mag 2 days talaga. Pero naalala ko, Prof. El, minsan may na-late na produkto na in-order natin na libre tuloy. Yes. Masaya din naman yun. Sabihin, meron din compensation. Kung tayo ay malilate, dapat meron din something to return. Di ba, Sir Rupert, nakakainis, no? Lalo na kung pagkain yung delivery. Oo. Yes, kaya ka nga nagpa-deliver ng pagkain. Gutom ka eh. Yes, tapos malilate. Kaya tama lang talagang, hindi mailibre, eh may bonus ka. No? Ang tawag dyan is customer relationship. Yes. Para ma-retain nila yung customer na bumabawi sila sa servisyo. Yes. So parang compensation. Ano ba ang technique ni Sir Rupert sa customer mo? Ano ang iyong approach sa iyong mga customers? Actually, sa customers natin, meron tayong tinatawag na key benefits, no? Sino bang customer mo? Ano ba benefit ibibigay mo sa customer? Mm. So, you have to signify, you know? Identify mo kung sino mga customer mo. Regular customer ba siya? Ay, oo. Yan. Dapat so, ma-ano mo rin. Occasional customer ba siya? Ma-segment, ma-ano mo rin siya, categorize. Categorize mo. Okay. So, ano yung ginagawa natin, sir, ng listahan? Dapat may data ka.
sino ba mga regular customer mo, sino ba occasional customer mo, sino ba mga walk-in customer mo, sino ba mga delinquent customer. Kasama na yan. Bubunta lang, mga yes. asar lang. Eh, no? Yes. Yes, so yan ang mga stable customer mo na talagang pangmatagalan, nasa sayo na yan forever. Mm-hmm. Yes. So pagka na-identify na natin yung mga list nung categories ng ating mga clients, ano yung next step na gagawin dapat natin? Dapat alagaan mo siya. Ayun si regular customer, ano ba mga incentive, mga benefits na binibigay mo? Ano ba mga relasyon na binibigay mo sa kanila? Ayun. O kaya pag year end, no? Ka ba? Nagbibigay ka ng nagbibigay ng mga corporate promos, discounts, no? Yan. Pag anniversary, mga nai-invite mo yan, nabigyan mo sila ng card. Para mag-thank you tayo. Oh, so, ganun. Kasi ganoon na, ibang feeling, no, Miss Ava, kapag in-invite ka ng binibilan mo. Yes, oo. Oh. Na, uy, attend ka ng anniversary namin. Yeah, tama, di ba? It builds a relationship, di ba, Miss Ava? Yes. So, isa pa sa strategy ng marketing is the mga key partners mo. Key partners. Yes, kinakailangan para mabigyan mo ng magandang servisyo yung mga client mo. Kinakailangan yung mga suppliers mo, alagaan mo rin. Kasali yun sa alagaan. Sa raw materials. Paano ka paano natin alagaan yung mga suppliers natin? Ay, dapat ititreat mo sila ng maayos. So, siyempre, pag supplier, payment mo, kinakailangan maayos maganda. Din. Maayos din. Usually, binibigyan naman tayo ng mga leeway time, yung time din. To pay, but then you have to pay on the date that you have committed. Oo, pag nangako ka na mababayaran mo ng within 15 days, grace period mo, ibigay mo naman. So, dapat mga supplier nyo, may mga agreement ka, halimbawa pa yung mga masira, or may mga return of product, nasusuportahan ba na, yes. Napapalitan ano ba? Yeah. At saka, ano ba naman, Prof. L, nabigyan mo ng basong tubig pag ando na mismo sa opisina, kasi siya mismo yung small things nagbigay. Pero ano, no, nakakatulong. Yes. Nakakatulong. O kaya maalala mo yung birthday niya. Yes. Napadala great. Ka ng cake tulad ng birthday ko. Diba? Sa mga kaalala, next Sunday, pwede pang magpadala. Pero ano ba, ikaw sa Rupert, since you have your own business na merong 18 branches. Yes. Yes, sir. Halimbawa, yung supply na dinala sa'yo, may mga ilang peraso, sa papel, may ilang peraso na defective. Anong agreement mo with the suppliers? May test print kami, may agreement kami ng supplier. Kapag ito na test print at mayroong mga bakat o may mga expired, automatically, itinatabi natin, ni-replace ka. Kasi mahirap kasi tignan dahil nakabalot. Ayun. Nakarulyo siya. Yung nakagandahan doon na may agreement. May agreement kayo. Lahat ba ng suppliers ganun? Sana, hanapin mo ganun bago sa supply. Or ang dapat mag-demand niyan, yung bibili tayo. Usually, as the napansin ko na sa atin, Sir Rupert, no, kapag nangyayari yung ganyan, tsaka natin siya na-address pag nangyayari na. Oo, pag may problema na. Oo, kasi minsan naalala natin, iba-iba kasi ang diba customization ng bawat negosyo. Yes, okay. So, when it arises, tsaka lang minsan nagkakaroon ng policy. So, pag nangyayari naman yun, but usually, it's return naman. Pag services talaga, rin return. Mm-hmm. So, prior, hindi mo makikita. Yes, prior hindi mo makikita. Pero pwede naman i-improve. Pero since ang tagal mo na ilan, you have 25 years in printing business. Yes, digital printing. Anong masasuggest mo tungkol dyan sa mga supplies ng mga suppliers natin? So, dapat kinakailangan stable ang supplier mo. Available yung ganyang stocks from time to time. Sunod, hindi ka lang pwede mag-stick sa isa, maaring tatlo. Oo. Kapag naubusan yung isa, may pangalawa, may pangatlo. Pag isa lang kasi ang isa lang ang supplier mo, pag nagka-aberyan na, Miss Ava, yes. Wala ka, paano ka na? Paano na, diba? Nangangandang dun sa tingin. Pero usually, we are really trained to have 2 to 3 more. Two to three. Kaya lang, you have to be very loyal to these people as well, na alam nila na kukunin mo ito kanino. Ay, oo. Pero kasi minsan feel nila. Na-experience mo ba yung Sir Rupert, yung parang, ito yung supplier mo. Tapos nag-test ka sa, nag-test ka sa ibang supplier, nag-selos. Ganun naman yung usually. Kasi tayo tao, eh, human yan. So dapat natin, i-divide mo din yung relationship by also acquiring this half and this acquiring this half to them. So ano ginagawa mo dyan, Sir Rupert, pagka ganun, tipong yung isang ano mo nagselos? Nagtatampo. Sabihin ko lang sila, pagandahan lang ng servisyo para kayo ma-prioritize. Contest pa. Galingan mo kasi. Service pa rin, ano? Galingan mo kasi. Yes, o. Yes. At saka minsan nadadaan naman sa biro, ano? Di ba? Pag sineryoso mo rin, nagdaramdam na nga, sineryoso mo pa, di mas lalo. Pero ingatan mo rin kasi, kailangan mo sila from time to time, lalo pa kung panahon ng peak season. Ay, o. So ikaw mismo. Ikaw unahin. Mamaya, peak season, di kita bibigyan ng supply. Yung tama. Yeah. Ano pa, Sir Rupert, ang nakalagay sa listahan mo? Okay na ba? Actually, marami tayong mga
dapat isi-share, maliban doon, siyempre yung angas ng negosyo mo. Papaganda yung servisyo mo kung ma-available. Machine mo ba? Updated ba siya? Yun! Ang tao mo talagang well-skilled ba? Or ang tao mo tumutulong ba sa business mo na kahit wala ka, they're willing to help and they're willing to assure ang accuracy ng servisyo. Mm-hmm. Yung kinakailangan sa pag-uusap yun. Ito naman ang problema natin din sa mga guerrilla marketing din. Mm-hmm. Minsan, yung magagaling nating mga empleyado, pinapirate naman ng ibang company. Yes. So how will you address this kind na mga problema. Merong mga namimirata ng mga empleyado natin? Kapag ang kumpanya mo kumikita, alalahanin mo rin sila. Yes. Number one, kinakailangan ang compensation scheme mo, i-improve mo rin. Mm-hmm. Mga benefits na i-improve mo rin. Sunod yung mga tao, i-stabilize mo rin ang kanilang promotions kung kinakailangan i-promote. Yes. So meron kang evaluation mm-hmm. kung sino magagaling at i-improve kung pwedeng every year or pwedeng every 2 years, depende, no? Depende din so, sa performance, kapag no? Kapag ang kinikita ng tao ay sapat doon sa kumpanya mo, so, pag tinignan mo yung mga price naman ng compensation sa ibang company at panlaban rin yung sa'yo, yes. At maganda naman pagtrato mo sa kanila, eh, bakit naman sila i-alis? In fact, sa company namin, 18 years ng iba, 16 years. Oh, okay, basta ka kay Rupert, natatagal na. Kasi nagkasawa na sila at may pamilya na hanggang yes. ngayon nandiyan pa. Kasi ganyan, no? Yung loyalty mo sa employer mo na maayos naman kang pinag-anuhan. Oh, yes, oh. Maayos kang pinasweldohan, mm-hmm. maayos kang pinakitunguan. Siyempre, ang hirap bitawan, yes. ano, kahit may offer na malaki. Hindi mawala. May mga tao talagang sa ugali mm-hmm. na hindi mag-meet doon sa requirements and expect yes. niya sa'yo. Eh, free naman. Wala tayong magagawa yes. doon. Yan nga lamang kung ang pakitungo mo sila magaganda, naninimbang din. Oo, tama. So, bago sila mag-decide. Correct, yeah. Tama. Sige, medyo challenge natin si Sir Rupert ngayon para yeah. may iba. Anong klaseng manager si Sir Rupert? What is your managing style? Democratic. Democratic. Ibig sabihin, yeah. may consultation. may consultation bago siya magkaroon yes. ng ano. Yan naman ang gusto yung ko. Maganda, yung nagtatanong ng consensus sa mga tao kung anong magandang gawin. Yes, As a leader, anong klaseng leader si Sir Rupert? Ay, koleric. Ako di. Ang koleric po ay napaka... Go, positive. Go. At now. Hindi pwedeng mabagal. Make things happen. Yes, make things happen. At nag-iisip ng beyond na yes, kaya na iisip ng tao. And doesn't consider no. Ibig sabihin, kailangan gagawin niya at gagawin niya talaga. Yeah, si Ava, alam mo, magkasama. Mga koleric din kami. Hindi po kolera. Koleric po. Makaisipin niya sakit yun. Hindi. Yeah. It's a kind of leadership. Leadership. Yes, character. Iba-iba tayo ng leadership. Yes, so... Alam mo, Sir Rupert, napaka-dami pa natin sana ang pag-uusapan, pero napaka-fruitful talaga pag lagi ka namin kasama dito sa Rupert. Yes, oo. Kasi marami tayong masishare. Yes, at laging kulang, Prof. L. Yes, ang ating time. Dahil sa this is our part 2 of our anniversary, personally, we would like to thank Signrays Advertising yes. and you, Sir Rupert, uh-oh. For continuously supporting Business Cafe Radio and yes. Business Cafe Express, as yes, well as some of the printing materials of Eagle Broadcasting. Yes, so, salamat thank din you. Dahil nga pinagkatiwalaan nyo kami sa signages and tarpaulin printing yes. and prints. Yes. So, pero pwede tayo mag-serve everywhere kasi we have branches in Quezon Avenue, ayan. Corner EDSA. We have branches also in Tandang Sora. Mm-hmm. 18 to? Yeah. We have sa Matalina. Makati. Makati. Sa Makati? Yagi Street, Barangay Santa Cruz. We have also in Pasig, Barangay San Joaquin. We have San Pablo City. Meron tayo dyan sa Kalihan, Maharlika Highway. We ano sa Maynila? Mayroon tayo Manila sa Santa Ana. Santa Ana, Manila. We have also, no? We have also a branch in Calapan, Oriental Mindoro. We have Iloilo City, Samolo, Iloilo. We have Ruas City. Rojas. We have Calibo. We have Boracay. We have Culasi Antique. We have San Jose Antique, Bantayan Antique. Yan. So we have Pasig City, Iloilo City. Oh, ayun. May parang dalawa pa. May Cebu din ba? May we have Central Visaya, Antique, we have Kairawan Trading ayan. And Sunrise. So, dalawa. Ayun, kompleto yeah. na. Na-easy natin. Yes. Siyempre, siya may-ari, kabisado niya. Natural, yes. Kasi kailangan natin servisyuhan yung customer. Everywhere pwede. Correct. Because a business without sign is a ayan. Sign of no business. Ayan, tandaan niyo po. Ulitin mo kami, Miss Abba. A business without sign has no sign of business at all. Di ba? Nga naman, kasi paano ko makikilala may business dyan kung wala ka nga namang sign sa labay. Tapos gusto mo lumaki yung negosyo mo,
ayaw mo naman palakiin yung billboard mo. At saka mag-spend ka talaga ng time or money or resources for advertising para makilala okay. ka. Siyempre, yes, bibigyan muna natin ang God's message, pasugo, kay Sir Rupert. Sana you have time to read it, to know more of the INC. At siyempre, meron tayong surprise! Ano ba daw yung surprise? Surprise. Happy, happy, happy birthday. Ayan. Happy, happy birthday, Miss Ava Sarmiento from Business Cafe. At syempre dito rin sa Eagle Broadcasting family mo. Oh, mag-wish ka muna. Oh, wait. Okay, okay, okay. Okay. Yes, happy birthday! Thank you so much sa mga nakaalala, sa makakaalala pa, sige, magpapadala ng mga regalo. Maraming salamat po. Thank you, Miss Ava Sarmiento. Syempre, pasalamatan natin ang ating mga masisipag na OJTs. Masipag, yes. Masipag ba talaga, Miss Ava? Yes. Oh, yung kaninang napakagwapo ay si? Marvin. Si Marvin. Marvin na... Tape. Tapos ang isa sa pinakamaganda, dahil nag-iisa lang siya, OJT natin, si Kay. Eskolar. Eskolar. At syempre, ang pinakamasipag. At gwapo. Magmotor. Si Nenard. Ano nga yung... Carillo. Ayan. Ayan, mga masisipag natin, OJT siya. At syempre, pupunta din kami ulit sa Sign Race. Sign Race. Yeah. Tuloy natin ang OJT ron. Ayan. At saka, alam mo, Sir Rupert, yung negosyo mo, magandang kasama rin ng OJT. Signer Sign. Signer Sign. Natin, no? Palipari natin yung advertisement. Yes. It's a very complete kind of business. Ayan. 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 Magkikita siya na happy birthday sa'yo. Ayan. Happy birthday. Birthday. Thank you. Yes, thank you for coming today. Thank you, Prof. L. Ayan. Okay, ang ating parting words. Miss Ava. Yes. Stay happy because you should always have actually a grateful heart. Ayan. Sa akin naman, always have your innovations in your business dahil yan ang magpapanatili sa'yo sa race, sa karera ng pagnenegosyo. Ako po si Professor L. Pangulayan Buelva. Ako naman po si Miss Ava Sarmiento. Na birthday niya sa December 12, kaya nagse-celebrate na kami ngayon. And this is the part 2 of our celebration of our first year anniversary. Ito po ang Business Cafe Express!